Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong natatangi at pampagood vibes na happy tuwing Friday, ang JM Hallet! Ayan! Di ba may bago kami yung ano? Oo intro! Okay, kung nagtataka po kayo kung bakit kami may suot ng ganito, kasi po, isa sa karisim ng mga Dominicans sa study life. So, it represents our contemplative life. So, kasama po natin ngayon ang dalawang representative ng study life. Grabe talaga, study life. Mga exemplars. Mga exemplars ng study life. Parang nabigla ko, study life pala ito. Parang yung creation. Dapat nga, nag-aaral na tayo. Magpakilala kayo, brother. Ikaw si... So, good evening sa inyong lahat, brothers and sisters. Ako pala si Brother Gary Niog of the Order of Preachers, First Year Theology. First Year Theology. Ikaw naman, brother. Ako naman po si Brother J. Mark Kapalaran, First Year sa Canon Law. Okay. So, ano pala ang inyong... Ikaw? Ako. Kilala na nila ako, pero ako po nirepresent ko po ang Faculty of Philosophy. Kami po ang Ecclesiastical Faculty ng Pontifical and Royal University Santo Tomas. Ayan. So, ano pala bago yun? Ano muna ang role nyo sa Joyful Friars? So, ako po pala ay MC. Mm-hmm. So, usually, may kapartner ako. So, MC ka pala yung ano lang dito? Hindi sa ganung ano, aspect. So, doon lang tayo sa ating mga events. Para sa out-out lang. Ikaw, brother? Ako po, sa ano? Pangalan pala. Sabi ko na. Ako sa lead guitar po. Lead guitar. JF. Tapos, natandaan po natin yung release na kanta last week. Dyan sa mga Dominican students sa Tarlac. Tarlac. Hello. News fight. Oo. Yung song po yun. Yun po ay natatanging sulat niya yung first song. Oh, news fight. Kasi tinatanong ng nag-invite sa atin kung meron tayong original song. Ayun. Hindi na kaya nilabas na sa news fight. Pinakitaan na natin sila ng ating first ever original song. So, back to the topic. Aming po palang ibang pangalan as Dominican brothers ay student brothers dahil student po ang aming pangunahing gawain ay mag-aral. Yun ba yung ginagawa? sabi nila, student brothers. So, ngayon po, tatalakayan naman po namin kung ano yung mga pinagdadaanan naming pag-aaral. Yeah. Usually, sa bago ka maging pare, kailangan mong mag-aral for a span of ilang taon ba? 10 years? Minimum of 10 years. Sometimes it even goes longer. Mga iba inaabot ng 40, 15 years. No? Yeah. Yeah. Dahil sa pag-aaral. Oo, dahil sa pag-aaral. So ikaw, Kuya Gary, ano ba yung mga pinapag-aralan niyo sa theology? So ngayon, nag-aaral po kami ng theology. So we study the scriptures, the doctrines of the church, and the magisterium. Parang seryoso pero... Kala mo, ano eh? Parang nawawala na tayo ng viewers. Ay, ano ba, Brother Jay? Ano ba mga ginagawa niyo sa Canon Law? So, sa pinag-aralan po namin sa Canon Law, meron tayong kaming 7 books. So, ngayon pinag-aralan namin ngayon, General Norms, yan, Sanctifying Office of the Church, Teaching Office of the Church. So, sa Canon Law ba, ano ang mga, ano ang role niyo sa simbahan as Canon Lawyers to be? Ayun. So, from the word itself, canon is straight rad. So, parang rule. So, ito yung mga measurement kung saan mga obligation natin sa simbahan. Kung sumusobra ka ba o kumukula. So, yun lang naman yung process ng batas ng simbahan. So, hindi ka pa pwedeng tumakbong senador pag... Ay, hindi. Vote for kapatalan. Hindi na kami. Hindi kaya. Walang ano yun. Walang campaign sa ecclesiastical law. So, ang faculty ko po pala ay Faculty of Philosophy. Pinag-aaralan, ewan mo nga eh. Marami po, pero usually, pinag-aaralan namin ng philosophy para mapalawak ang aming perspective sa buhay. So, yung first stage ng formation natin, di ba? Una po ang pinagdadaan, philosophy. Four years, theology. Three years. At canon law. Hindi naman po lahat nagdadaan sa canon law, pero pag natatangi ka po talaga. Ayan. Hindi naman natatangi. Piling-pili at Special. Hindi, kasi sa inyo, sa atin, lahat tayo dumaan sa philosophy, dumaan sa theology. At hindi lang po yun pala yung mga inaaral. Iba po sa amin, dumadaan sa pag-aaral ng education management. Pag ano na yan, after... Culinary. mga ganong tipo. Depende po kung anong ibigay sa amin at kung anong kailangan na. Kailangan ng order. So, ano pala ang silbi
No, ano ang importansya ng pag-aaral ng theology, canon at philosophy? Mm. Ikaw muna, brother Gary. So, sabi nga ni St. Thomas Aquinas, di ba? We cannot give. Theological! So, kung nga rin nag-theologize tayo. So, we cannot give what we don't have. So, people expect us to always talk about God, of course. So, in theology, we try to... Ang hirap naman. Ang hirap naman. Paano ba natin kahirap? So, doon, sa theology po, we try to study about God. So, ano para may masabi kayo sa inyong preaching as future priests no and brothers in preachers. So, di ba nakikita nyo, ang hirap talaga. Sa canon law naman, bro, anong significance ng canon law? Actually, sa canon law, application ng ano ng theology. Mm-hmm. So, ano yung teaching, ano yung tinuturo ng theology? Yun, makikita mo sa application sa canon law. Kung sinusunod ba natin yung theology na yun, di ba? Okay, so talagang very, grabe naman, practical-legalistic, no? Ikaw no, brother, ano yung pinagsasabi? Ang talaga niya sa philosophy, puro ka lang reasoning. Wala na talagang silbi. Puro ka lang ano, why? Hindi, sa philosophy naman, actually, nabibigay, napapalalim yung ano mo eh, yung... Pag-unawa mo sa mga... Oo, sa mga meaning ng, sa iyong purpose, sa existence mo. Ayan, ba yun? Mga ganun bagay. So, eh kita niyo na po ang ano ang aming buhay bilang mga Dominicans ay nakasentro sa pag-aaral dahil yun po ang ino-offer namin. Yun po ang charism ng Dominicans. Ngayon, dumako naman tayo sa inyong mga struggles kasi aminin naman natin na wala talagang pinanganak na studio na. So paano ba paano may mga struggles na experience niyo during our life as students? So hindi ko na ikakailan. So nung bago ako pumasok, hindi ko rin inakala na talagang study life talaga yung charism na siya ng ating orden. Tapos last year talaga, ayun, nag-struggle talaga ako sa thesis. Tapos mo ba? Tapos mo din ako ng Diyos, di ba? Nandito pa pa, di ba? Nandito pa tayo. Ang madugong thesis. Thesis? Ano ba yung thesis mo? So nung bago ako mag-theology, philo. So kailangan makatapos tayo ng thesis sa philosophy. So sa awa ng Diyos, Kaya po minsan yung eyebag namin, eyebags na hanggang dito na dahil... Ano ba yung tinesis mo? So, si Carol Buitiwa kasi. Ah, Carol Buitiwa. Ikaw naman, brother, ano ang mga struggles na experience mo sa study life? Especially sa canon law. Kasi yung canon law, hindi ko talaga choice. Talagang binigay sa akin, si Father Abogado. Special mention. Abogado talaga. Abogado lawyer. Pero, yun, nag-adjust pa ako ngayon kasi first year pa ako, no? Pero, sa second semester na. Pero, ang na-discover ko, matututunan mo rin mahalin, eh, no? Yung mga bugs niya, guys. So, ayun, paano niya na-develop yung... Huwag na tayo mag-ano sa struggles. Nawawala na yung book. Not because of my own, but because of my brothers. Mm-hmm. So, nakikita natin yan sa orarium. Mm-hmm. So, may structure. Ang pinakamalaking oras na allotted po sa aming buhay ay yung sa study talaga. Halos so, more than half of the day. We have schedules morning, afternoon, and evening. So, makikita mo yung mga brothers mo nag-aaral, tapos ikaw matutulog lang, di ba? So, parang mahiya ka na. Nakaka-guilty na tulog-tulog. Naalala ko yung sinabi ni, bigla ko naalala yung sinabi ni Blessed Humbert of Romans na ang atin daw study life ay parang pana na mas lalo mong ini-stretch, yun daw ang study life, mas lalong mas malayo ang mararating na tayo. O, di ba? Parang hindi ko na-encounter yan. At least meron ko na-share, nalaman ko. Ano yung mga philosophy? Sharing yung study. Doon ko na-develop yung aking study habit by the brothers. Example of the brothers. Example. Ikaw naman, brother. Actually, struggle ko talaga mag-aral. Kasi sa kamigin sa amin, wala akong habit sa pag-aaral. So, wala kami mga books. Pero nung pagpasok ko sa order,
yun, kita ko yung mga brothers, very intelligent. Dami na nasasabi, wala akong ako. Pag tinatanong nila, wala akong masabi. Pero, yun yung naging kaya sa'yo. Pero ngayon, kasi maraming nagtatanong sa'yo, as a brother ka, maraming lumalapit sa'yo. Nagtatanong siyempre, pag wala kang masabi, hindi ka nag-aaral, wala kang masabi. Oh, nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Order of preachers ka pa naman, di ba? Ayan. So, kailangan talaga mag-aral. Okay. Ako naman, sa akin, na-form yung desire ko out of ano lang, out of constant repetition. Kasi may mga times talaga na parang feeling mo gusto mo na lang matulog. Pero kailangan talaga i-push mo sa sarili mo. Tapos, naalala ko rin sinabi ni Father Timoner sa amin, yung ating former provincial, na pag ikaw daw nag-aaral, isipin mo yung na habang nakatuon ka sa iyong aklat, isipin mo na yung mga tao behind yung mga kaaluwa na kakaharapin mo sa future, nakatingin din sa iyong binabasa. So ganun po ka-importante. Kaya marami man po ang gusto sabihin sa aming study lang. Mag-aaral na tayo. Mag-aaral pa kami. Exam week na next week. Exam week na. So, magpapaalam na po kami. Muli po, ito ang inyong habit tuwing Friday. Huwag niyo po pala kakalimutan na i-like, i-share ang aming videos. At i-like ang aming Instagram page. At i-share ang aming mga videos pa sa inyong mga kakilala. Okay. Muli po inyo, ito ang inyong habit tuwing Friday ng gabi, ang JM Habit!